Ikaw ba, will you be directing again or just producing? Producing lang ngayon, pero by the end of the year or early next year, sana makapag-direct ako ulit. Mm-hmm. Pero yung closure ng mga sinihan, anong stand nyo na? Ah, napakabigat ho. Nung mayor ho ako, kami ni Mayor Isko, dalawa ho kami sa unang naging agresibo na mabuksan sana lahat ng mga pelikula. Kasi kami naman ho, yung hindi ko alam kung nabisita niyo ho, yung sa Venice Mall sa Taguig. Pero kami nga ho nagbabakuna sa pelikula eh. As sa sinihan eh. So sabi namin kung ligtas magbakuna sa sinihan, siguro naman ligtas manood ng pelikula sa sinihan. Si Binya doon nagbakuna. Pero ngayon naman ma'am, I think hindi na debate yon, bukas na ang mga sinihan natin. Yes. Kailangan lang engganyuhin natin. Kaya nga sabi ko, hindi masama loob ko na maraming nanood ng Top Gun tsaka ng multiverse eh. Kasi baka yan yung kailangan natin para umiinit at bumabalik yung ugali nating mga Pilipino, yung hilig natin manood ng sine. Sakto papuntang Manila Film Fest na sana mapuno ulit lahat ng mga sinihan. Ibang-ibang experience oh, yung nanonood ka sa telepono mo. Ibang-ibang experience yung nanonood ka sa telepono. Ibang-iba ho yung intimacy nung nanonood ka ho sa malaking screen. May mga pelikula kasi na ano, no? Na mas ma-appreciate mo din pati sa sounds. Opo. Iba yung dating, yung intimacy, yes. Parang kayong dalawa lang. Direct, going back sa sinabi mong you wanna direct again, you're towards the end of the year, mag-direct ka. You're going to be the producer also or willing ka like before na mag-direct ka na produce ng iba? Willing rin po, pero ngayon na we're focusing on two things. Unang-una ho, yung mga self-produced ho namin. Pangalawa naman ho is yung kino-co-produce namin with other networks. So I think yung co-production, kunyari yung ginawa namin with ABS-CBN or ginagawa with other networks, I think mas malaki yung chance na yun. Co-produce. Konti galing sa amin, tsaka wala naman ho kaming distribution or marketing arm na I think yun yung maganda when you work with a bigger network like ABS, GMA, Viva. Collaboration. Speaking of distribution, syempre gusto nyo rin sa pelikula pero now streaming din naman, di mahiwasan. Wala kayong plano since you have the kumpanya na to do your own streaming app? Kasi ang dami na nagagaling eh. Kasi pang Viva Max, ang dami ng iba. May mga ANQ, may mga Sa ngayon, wala. At parang wala kaming balak kasi ang gusto namin, yung kumpanya ho namin maliit lang, mga walo lang ho kami. It's focusing on really developing writers and storytellers. Alam niyo ho yung minsan sinasabi natin, ba't sa US, ba't sa Korea, no, nahihimay ng husto yung mga script. Alam niyo ho, ang mga writers ho natin, kasing galing kung hindi mas magaling pa. Except syempre, gagawa tayo 30 script isang taon. Yes. So, kung bibigyan rin natin ng kaparehong oras, panahon, bibigyan natin ng suporta, ng research, saka ng team yung ating mga manunulat, makagawa rin tayo ng lisa. So, it's spending money to try to give our writers more time and more material. And then, ganun din ho kami sa mga sa trabaho namin. We want to do 4 to 6 projects a year. Kasi gusto sana namin yung mga artista namin, may oras rin, mayakap, saka maano yung material. So, more than focusing on developing our own app or our own distribution model. Doon na lang kami gagastos sa pag-develop ho ng mga writers ho natin tsaka yung storytelling and story gathering. So, sa pag-focus direct, sabi mo pag-focus sa writers and storytellers, no? Does this mean na parang i-manage yung sila, hawakin mo sila? Hindi naman po. Wala naman sa ngayon. And sa ngayon, we're really focusing on the material written and produced by Direk Shugo, Prico, Direk Philip King, tsaka yung sa akin, and then yung mga iba naming mga junior writers who help us develop the script. So, do you have any material in mind na doon sa i-direct mo? Wala pa po. Wala pa. Pero excited ako dito sa Ian Heaven. In a few weeks, we'll invite you. But very excited dun sa project mo. So, pwedeng dinidevelop mo sila, pero pwede rin silang gumawa sa iba. Opo. Yes. Hindi mo iyanan na kailangan. August 9 of December. Opo. Yung 6 to 8 projects, more on movies or series. For showing ba sa sinehan or for streaming? Sa ngayon, pareho. So, sa ngayon, isa o dalawa na pang pelikula, tapos mga apat or more na pang streaming. Excited din ka ba? Kumbaga, nasabi mo rin yung responsibility sa pagkukwento. Nga sa streaming, mas malaya. Kumbaga, hindi sa parang naramdaman mo na sa Batman. Have you watched the Viva Max?
Yes. Yes. Opo. Opo. Nakita ko yung ilang gawa nila, yung films nila. Direct Brillante Mendoza. So what do you think about the ano? Extended sex scenes? Ah. I think kanya-kanyang taste. So hindi sa iyo. Sa akin okay naman 'to. Okay naman. And tulad nung pinapanood ko yun, I think puso yun, yung kinirik Brillante. Yung Trinus niya. But ako, merong genre talaga that lends to sex and violence. And minsan, yung sex, yung violence, hinihila ka niyan para mas maintindihan ng viewer bakit importante yung topic na to. So kunyari, with Bagman, meron talagang sex, meron talagang violence. Pag hindi nyo niyakap yung sex and violence na yun, hindi mo maiyakap yung essence ng kwento. Na yung essence ng kwento yun, saan ba nanggagaling ang korupsyon? So syempre ho, kung walang sex, violence, mahirap po makita yung tunay na larawan ng mundo yun. So ako, there's a lot of material where sex is needed, sex is necessary. At sa akin, estudyante naman ho ako nang galing ho ako sa MASCOM sa UP, nagturo rin ho ako doon. Mahirap ho yung pangunahan yung isang artist pagdating ho sa ano hong intention niya sa isang material. So Bernal used beautifully sex to be able to tell stories. Yung Manila by Night ho, napakaganda. Pero pag titingnan niyo ho na sa isang banda lang, akala mo, masyadong explicit, no? Pero sa isang banda, ang lalim ng pagpugot niya sa atin dahil ginamit niya yung sex and sexual exploitation para ho makwento ng mas malalim yung gusto niyang sabihin. Direct! May nagpapatanong, willing ka daw bang i-direct si Casey? Ay, oo naman. Friends naman kami. Why not? Friends naman kami. Tsaka sana maging successful yung, they're shooting a movie abroad. Yeah, speaking of that movie, direct, no, punta na tanong ka about Casey and being a producer. Kasi maraming nababash si Casey. Maraming na-disappoint because she was asking for help para sa post-production dahil they needed, I think, 100,000, about 5 million pesos to finish the post-production of the movie. Oo, ay, yun yung sinasabi. Bakit may mga filmmaker daw na gano'n? Ako, subukan kong paliwanag ng konti, pero sa isang banda, naiintindihan ko po yun. Kasi para mo maging successful ang isang pelikula o isang proyekto, kailangan rin natin siyang, kailangan natin makita yung buhay niya o yung life niya individually. So posible ho na meron tayong isang maliit na proyekto, maliit yung budget, pero yung parehong producer na yon gagawa naman ng malaking proyekto, na malaking project. Pag hinalo ho natin yung pondo nun, hindi ho natin masusukat ng tama yung success ng film na yun. Example po, may isang pelikula, shinoot ho natin ng 2 milyon. Ang kinita niya, 10 milyon. Successful siya. Pero isang pelikula naman na shinoot natin ng 50 milyon, pag kumita ng 20 milyon, hindi siya successful. So ang pinapaliwanag ko ho, mahirap po sabihin na if the producers are successful or may pondo, o yung mga artista malaki kinikita, tingin ko hindi fair para sabihin bakit humihingi ng tulong sa proyekto. Bilang, hindi naman bilang individual o bilang kumpanya yung hiningan nilang tulong, kundi para dun sa proyektong gusto nilang ikwento. We have, all of us have small pet projects. Hindi ho lahat ng proyekto ko, hindi lahat ng gusto kong ikwento, interested yung malalaking mga network. So maaaring sa isang banda meron akong kwento na gusto i-produce ng malalaking network, walang problema. Pero paano ho kung meron akong isang maliit na kwento, pero tingin ko it can touch the lives of a small group of people. Siguro sa panahong ganun, I will also try to reach out to people who will help me produce. So wala ako masyadong nakikita ng problema. Pero backstory kasi not there, based dun sa post ni DC, may nagkasakit dun. The COVID. So yung budget nila sa possibly na gasp, na-consume na. Opo. Hindi ko ho. Ako, I can understand. As a producer, naiintindihan ko ho. Na a project has a life of its own. And yun nga, kahit naman ho merong mga involved sa proyektong yun na malalaking tao, kahit na may production arm or producer na involved doon, every project has a life of its own. Baka maliit lang yung budget at maliit lang yung kinakwento ng pelikula niyo. Pero hindi ko masyado alam yung detalye. Direk yung genre ng iyan na Ian Heaven Mon movie, is it a pakilig ba yun o sex and violence?
May sex and violence. Meron, meron. Yeah. Pero direct sa comeback. Pero maganda. It's, I'm excited for Heaven. I'm excited for you. I'm excited for Heaven, excited for Ian kasi it's something different. Sila niyakap rin nila yung role. Pero nasa initial stages pa lang kami. Pero ang daming oras na binibigay sa amin ni Heaven and ni Ian para talagang ma-own nila yung material. Rom-com? Hindi po. Excited din sila? Hindi rom-com. Excited sila? Drama? Hindi rin. May konting sex, violence. Excited si Heaven saka si Ian na gawin ito? I think so. Pero invite ko kayo in a few weeks pag if I can arrange it para makapag-set visit or something. Para marinig niyo galing sa kanila. Tsaka para lalo niyo makilala yung magaling na director, yung partner ko nga, yung director ng Bagman tsaka yung writer-director.